Nagpalit din daw siya ng stator pero ganun pa rin yung nangyari. Magandang araw mga sir, click 150 naman ang ating video ang gagawin. Issue pala nito, aandar siya pagka pinatay mo na, hindi na uli siya mapa-start. Kumbaga naglo-loose na. Yan, tatry natin yan, nawala. Parang ganon. Pero pagka ginalaw mo yung sakit doon sa may ECU, mag-i-start. Simple lang yung naging problema nito at napagastos ng malaki. Napabili ng stator na hindi naman sira yung kanyang stator. Pagka ganito dapat i-check nyo muna step by step, huwag muna kayong bumili ng parts. Kapag stator ang sira ng motor nyo, gawin nyo lang dyan, tatanggalin nyo yung terminal ng battery, yung kulay pula, yung wire. Tanggalin nyo po yan, tapos gamit kayo ng test light. Kapag umilaw, hindi po sira yung ating stator. Yan, nalusaw na yung sakit niya. Ito din na sa akin dito, taga Montalban pa siya. Tapos kung sakaling sira yung stator nyo, gagawin nyo lang, isishare ko na rin sa inyo, tatanggalin nyo lang itong positive wire. Tapos gagawin nyo dyan, i-start nyo. Start muna natin kasi ito yung naging sakit nila sa motor nila. Marami na raw kasang pinuntan at ganun pa rin daw yung issue. Pagka nagawa tapos pag uwi sa bahay, ayaw na naman umandar dahil dito. Tapos napapalit pa ng stator. I-check muna natin to, i-share ko muna sa inyo kung paano mag troubleshoot nung yung kung ano yan, stator, kung sakaling yan ang may problema. Start muna natin. On muna natin. Tapos start natin. Wakan mo muna kasi wala siyang shifter stand. Dito muna tayo sa may part ng battery at tatanggalin mo natin tong positive wire nya. Pag once na tinanggalin tong positive wire nya at namatay yung makina, ibig sabihin grounded din, grounded siya. Tapos gamit tayo ng test light. Didikit ko sa negative wire ng battery kasi andyan din naman yung wire na papuntang ground. Pwede rin sa body ground, pwede rin kayo mag-check dyan. At didikit nyo yung test lights sa positive wire. Yan, pag once na umilaw yan, ibig sabihin gumagana yung stator nyo, hindi pa yan sira. Ngayon kung sakaling gusto nyo pang ma-check na talagang gumagana, tapos test natin. Nagamitan nyo siya ng test light dito, tapos iilaw yan. Ibig sabihin okay pa yung stator natin. Ang naging problema lang talaga nito yung itong sakit dito. Kung sakaling ma-troubleshoot nyo itong ganito, kung sakaling nasa ibang lugar kayo, lukutin nyo lang sa pinakailalim kapag ka hindi nyo na mapa-start. Kaya gagawin natin dito dahil ito mga sunog na, mga sira na to. Gagawin natin dito, irikta na lang natin kasi napakahirap maganap nito ng parts na to hanggang dito kasi bago lang tong stator niya. Kapag ganito yung naging issue ng motor niyo, wag mo na kayong bibili ng parts.
para hindi sayang tulad nito na pabili ng stator at hindi naman yung sira. Dito dahil wala tayong mabili, babasagin ko lang to kasi talagang nasunog naman na sa loob kapag kasi hindi ko ginawa itong ganito. At sa susunod ng mga araw, okay siya, tapos susunod uli, hindi na nila mapapandar. At dumayo pa si customer, si sir na taga Montalban pa. Babasagin ko muna to, tapos gagamitin natin ng sinkable tube. Yan, talagang nangitim na yung sakit niya. Basahin ko muna to. Dito mga sir, tandaan nyo lagi yung color coding ng ating wire. Yung kulay dilaw dapat sa dulo yan, sa dulo, tapos yung puti sa gitna, at yung blue na may yung red na may kulay blue na guhit sa dulo yan. And kung bakit ko to binasag, dahil naglo-lose connection na. Pag hindi natin to ginawa, titirik at titirik uli, tapos hindi na nila mapapaandar uli siya. Yeah, kaya kung napansin nyo yung ano, yung sakit niya at marutong na. Pero kung may mabibilan kayo nito, mas maganda yung bago na lang. Pero kung wala naman, wala kayong mabilian at no choice, pwede nyo itong gayahin. Gagawin ko rito, lalagyan natin ang sinkable tube, tapos bago natin lagyan ng sinkable tube, kikis-kisin muna natin dito. Tapos yung pinaka terminal dun sa loob para hindi siya mag-loss connection. At gagamitan natin siya ng sinkable tube. Yan yung lagi kong ginagamit dito. Pagka once na wala akong mabiling ganito, yan ang lalagay natin. Okay, gagamitan natin siya ng sinkable tube. Dapat mo ingat 'to. O sasakay pa. Sakay. Na license. Puro kulo. Pang malapitan lang 'yan eh.
dumulo. Sulog na tong sakit niya. Kumain, Jollibee. Gusto may tawid ng studio. Bawalin naman ano eh, dining sa mga Jollibee. Puro take out. Puro lang take out. Kung tama yung video ko nito pala pala. Pasayawin ulit. Sa'yo yun, mamaya kung gilas naman yun. Hindi ko nakita kasi mayaw yun eh. Laki, parang drum. Umubad eh. Suntuan siya tayo giliran ni Kajib. Pupo siya ulit eh. Ubad-ubad ka pa. Bundang uli, sayaw na siya, ano eh, uli na nandiyan, nandiyan sila, ano, sila Albert, Laprap, Digas. Hindi ako nakagala. Jami. Hindi, uli na, gabi na eh. Last na, alas 12. Galauna na yun, sayawang pa rin sila. Anas ka mo? Alauna ng gabi. Yan, dapat ganito yung gawin nyo, basta lagi nyo tandaan yung kulay ng wire. Yung red na may guwit na blue sa kanan. Tapos pangalawa yung pula na may guwit na puti, yan yung sa gitna. Dapat hindi magkabali-baliktad. Pagka once na napagbaliktad nyo yan, short circuit po yung mangyayari. Bago nyo kalasin, mas maganda picturean nyo muna para may palatandaan kayo. Tapos yung pangatlo, yung pula na may guwit na dilaw, yan yung sa kaliwa. Tapos siksik natin mabuti. Yan, siksik yung mabuti para hindi ulit siya mag loose connection. Tapos testing natin siya i-start.
start na natin. I side stand. Tapos lalay mo. Tapos off natin ulit. Para makita natin kung may sablay pa. Yan. Tapos strike. Tapos all in off nyo lang kung sakaling pumalya pa at kikis-kisin nyo uli yung doon. Isa pa. Okay, bali gagawin natin dyan, ipipix na natin to. Lalagyan natin siya ng cable tie para mas matagal masira. Wala ba checkpoint na sa inyo? Hmm? Binangonan? Meron din. Dalawa checkpoint din. Motor ang chinecheck lagi. Pero yung sasakyan hindi. Four wheels, hindi naman na ano. Tama ngayon lang. Pagdali. Natulog po ngayon eh. Huh? Natulog po. Bakit? Mga motor lang yung ano, chinecheck point. Yung four wheels hindi. Pinagbumuran po po. Dapat daw pare-parehas. Checkpoint kayo, checkpoint yun eh. Kasi, pag sinama nila yung four wheeler, haba na ng traffic yan. Na iba. Labid yun eh. Kaya hindi rin kaya. Sa motor ang matagal eh, no? Kung checkpoint sila. Atoy po din pala. Hindi naman nila kinicheck. Inisya-isa lang naman. Parang tinitingnan lang din naman, hindi mahinahanapan. Pipitin lang nila saglit, tapos gaganunin. Hindi titignan nila sa inyo. Ah, wala. Nag-i-stack na matagal dahil hindi na. Bisa aku gitu sob. Mas maganda sana kung yung malalaking cable tie para mas matagal. Ay, titestin natin uli. Isa pa. Isa pa uli. Okay. Ipabalik na natin yung mga flairings nito tsaka yung mga battery cover. Yan, naibalik naman lahat ng flairings dito. Tapos testing natin uli. Ayan, titesting niya muna. Ayan, palis na sila. Ingat. Okay, salamat.